Para sa Okay, so we're live and recorded na po para sa mga hindi makakanood. So good evening, accounting people and elite. So another Sunday session and learning. So just to give you idea, bakit bigla kami nagkaroon ng free webinar. So siguro gusto ko interviewin na lang si Sis Mel kung paano kami nag-come up sa free webinar tonight. So bigyan mo kami ng idea. Anong batch ka? Paano ka napunta sa accounting peoples? Ano yung journey mo muna? Para maintindihan nila. Sige, good evening everyone. So I hope mayroon kayong matutunan with discussion tonight. So to begin with, I'm batch 5 of Elite. So paano ba ako napunta sa accounting people? So just to give a brief background about myself. So I'm working in a corporate world for 22 years. So, napunta lang ako ng Elite kasi last July, I'm trying to research about freelancing, about doing a freelance bookkeeper and accountant. Then, nakita ko yung accounting people's na site and parang nagustuhan ko yung community. So, I joined the free, ano, mahilig kasi ako sa ano, yung mga pa-freebies ni Coach Yan. So, naano ako sa mga ayuda. Doon ako nagsimula sa mga ayuda na sessions. Then I got my first client. So I still remember that time nag-message ako kay Coach Yana. Coach, may ano ko final interview na ako tapos I have that client na na rin ako natanggap. So after that parang sunod-sunod na. So I got my first client last July. So at that time hindi pa ako Elite noon. So sabi ko kay Coach Yan, first salary ko sa ano sa client na to magpa-member ako sa Elite. So after that, after I got my first salary, so nag Elite na ako. So I'm batch 5 Elite. So after that, parang ang bilis ng mga pangyayari, I got my full-time client. Yun yung reason why I left my corporate job bago lang ako nag-transition to full-time. So July to December, I have my nagpa-part-time freelance. Tapos this month lang ako nagpo-full-time. So sabi ko kay Coach Yana, Coach, this is my way of parang giving back sa community since ito yung tumutulong sa akin to have this client ko ngayon na super thankful for having that client. So sabi ko, to give back to the community, I will be conducting a free parang session about QuickBooks kasi na-notice ko kasi sa group wala pang medyo more kasi on zero, so wala pa ko nakita na nagse-session about QuickBooks. So kaya sabi ko sa kay coach, sige, magano tayo parang free for the newbies kasi nakikita ko dumadami yung members ng accounting people, which is very nice to see na maraming gustong sumubok for freelancing. So kaya sabi ko, sige, kahit basic lang muna, then itry ko if open kayo that I will be having that session with accounting peoples, especially for the newbies. Baka somehow makatulong sa kanila to start their freelancing journey. So yon. Ayan. So, sige, maganda yun, no? Hindi ko pa kasi siya pero ito na yung parang way of interview kasi bigla na lang siya nag-reach out. So, sobrang dami na rin naman ng mga member. Hindi ko na maalala. So, paano mo nakuha yung job? Sabi mo isa sa job post ko, tapos ko yung na-hire. Tapos, ang bilis ka mo. Pakwento nga, saan ako nag-job post? Nag-job post yon, coach, sa Skype, sa Elite. Parang doon ko nakita yon. Tapos, parang hindi ko pa siya masyadong iniisip ko kasi pag iwan ko yung corporate ko, sabi ko doon before na parang testing the waters pa ako, so kung talagang para to sa akin or hindi. So hindi rin kasi ako sure. So medyo naiwan ko din yung corporate role ko kasi medyo okay din kasi yung salary ko and yung position ko doon. So sabi ko testing the waters. Tapos parang sabi ko, parang gusto ko talaga to. Parang may nag-push talaga sa akin, mag-apply ka dyan. So, it's actually a financial controller role yung in-applyan ko. So, yun, parang bigla yung nangyayari. Tapos, nag-send lang ako ng resume to one of the connect mo dito, coach, sa
sa Counting People LinkedIn. since siya na member si si Dayan. So yun, nag-send ako ng resume, tapos after 3 weeks nag-reach out sa akin yung client na gusto nilang mag-discovery call. Tapos at that ano talaga moment na nag-discovery call kami, hinahire din kasi kay ako agad. So parang at first parang nag-ano ako, totoo ba to? Kasi sabi niya sa akin, "Oh, in our next meeting you are going to meet our vice president and the CEO of the company." Sabi ko, hinahire na ba ako? Parang hindi pa ako nakapaniwala kasi baguhan lang din talaga ako sa freelancing at wala akong masyadong experience on syempre on zero, kasi zero yung ginagamit nila. More on ano ako, QuickBooks. So zero yung ginagamit nila. So wala akong masyadong experience on zero. So yun, kaya happy ako, happy ako. So sige, sa mga nasa corporate, magandang interview to kasi ito rin yung pinagdaan ako, corporate transition. Ano yung pinaka nagtulak sa iyo na umalis sa corporate? Kasi yan yung lagi tinatanong, is it worth it ba? Ano yung pinaghandaan mo? Paano mo pinipare yung utak mo financially, emotionally? Iba kasi yun, iba't ibang paghahandaan mo. Sige nga, ano yung pinaghandaan mong journey? Sige, so pag ano ko, first kasi I'm married, I have 2 children. So una ko talagang kinoconsult is yung husband ko. Kasi parang kung hindi ito mag-work, so dapat siya i-support niya ako kasi decision namin tong dalawa. Dapat ready ka. Oo. Dapat ready din siya, hindi lang ako. So kasi hindi namin alam yung journey, no, kung paano. So sabi ko, kung hindi ito mag-work, dapat wala tong sisihan, ha. So decision natin tong dalawa. So pinipipray ko talaga na, so hindi talaga ako nag-tender not until I receive my first salary. Kasi baka nabudo lang ako, no? Sabi ko, hindi to totoo. So hindi ako nag-tender until I receive my first salary. So yun, so parang nag-ask din ako ng guidance, of course, sa Lord. Ito ba talaga yung journey na tatahakin ko? So hindi ako sure kasi 22 years ako sa corporate. So yung nagtulak talaga sa akin first is, gusto ko ng kung ano, parang freedom sa time. Considering that my children are, ano na sila, teenagers, 11 years old and 13. And you know how challenging it is to have teenagers. So, mas gusto kong maraming ano, time sa kanila. So, yon, isa yung nagtulak sa akin. Aside, parang bonus na lang yung salary na nakuha ko na offer ni client na mas, kumbaga, sige, times two of what I have right now sa corporate. Yun. May nagtatanong kasi kanina. So, sige, isa-isa natin. Sige, time and money and then what else? And ano din, coach, parang ngayon na na-realize ko, mas na-expose ako in terms of, syempre, mga new knowledge in terms of the new systems, of the, yung, in terms of automations, mas, actually, mas na-appreciate ko yung ginagawa ko ngayon. Kasi, di ba, sa corporate ng local, ano sila, more, di ba, may system na talaga sila naka-in-place. So, more ka lang doon, nag-ano ka, parang, sinusundan mo lang. Tapos, ito, pag nag-venture ka on freelancing, parang, ikaw yung magsiset up, parang na-excite ako sa mga ganun, ako yung nagsiset up, tapos, parang, may ano kayo, from discussion zero with the client na, ano ba yung magiging setup natin? So, parang ganun, mas na-enjoy ko siya. Tapos, lalo ngayon na si client, inano niya ako, parang in-engage niya ako into mga discussion with other vendors in terms of automation. So, yung mga ganun. So, yeah, parang, tapos dun ko talaga parang nasasabi sa sarili ko na tama yung decision ko when my daughter once telling me na I'm very happy kasi kinukuha ko siya sa school na, di ba? Pwede ko na siyang makuha sa school. Yun. That's a very rewarding thing as a mother. Ayan, parang nagagalaw siya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi mapapalitan ng pera yung time. Tama? Yeah. Kasi yan din yung pinag-ano ko eh. Parehas kami ng journey. Nung nagsabi ko sa inyo, nung nag-transition ako corporate, sabay siya. Pinitawag ko lang, nag-design ako until alam kong kaya ng tapatan yung sahod. Tapos, yan, time din sa anak. So, di ba umaga gising na ako, hatid sa doon sa anak, nakakaalis ng gusto ko. So, yun yung pinaka bukod doon. Take note of that, the time. Sunod lang ang money. Sunod lang yung trend. Ito yung sinasabi ko kasi pag nasa corporate tayo, hindi na kayo makasunod sa uso.
And then mafe-feel mo parang hindi ka nag-grow kasi ano yung sinasabi nila? Anong app yun? Anong trend ngayon? And nasa ano na tayo? Nasa digital age na tayo. If hindi kayo mag-grow, natututo, maiiwan, maiiwan. And then ang ganang sinabi niya, na-excite siya sa new learning kasi hindi nabigay yun sa corporate. Parang hindi ka nag-grow dun eh. Parang ito pa, redundant, hindi ka binigyan chance mag-decision, matuto ng ibang, mag-explore ng ibang opportunities. So, ang ganda. Anyway, so ayan. So, nararamdaman ko yung garaldan ng boses niya dun sa time sa anak niya. Nakaka-overwhelm yung ano. So anyway, ayan siya. So anything tips para sa mga magta-transition pa? And then, ano pa yung magbibigay mong payo dun sa nag-iisip kung worth it ba to itry ang freelance bookkeeping? Yeah, so ano kasi coach, parang 'di ba bago lang din ako. So hindi ko talaga ma but for me, nasasabi ko talagang worth it yung decision ko na nagta-transition talaga ako. So may nagtatanong kasi dito paano ako nagta-transition. So especially if you are a mom and may family ka, kailangan talaga yung support ng Sacrifice. husband mo kasi hindi madali siya. So imagine for 2 months, 4 hours lang yung tulog ko talaga. Tama. Talagang So, 4 hours sobrang ang mamin. tulog Oo, ko. walang So, tulog. wala akong tulog. So, buti na lang yung nakuha ko na work is yung sa freelance ko sa Canada is ano siya, wala akong fixed time na kailangan akong mag-log in, mag-log out. Flexible. And alam din nila, open din naman ako na sinabi ko din sa kanila na I have my corporate job and I cannot leave my job just like that. So, I have to tender a number of days before I can join sa team nila. Which is nag-okay naman si client and naiintindihan naman niya yung sinasabi kong may ano ako, number of days na kailangan mag-tender sa work. Yon. Ayan. So, ayan yung mga preparation nyo, support system, and then ready kayo financially, emotionally, then support system ng family. Kasi talagang, totoo yun, ako din sabi kong walang tulog. Literal, kasi you have, magsasacrifice ka. Hindi pwedeng sasabihin mong gusto kong matulog. Hindi, pag may gusto ka, mag-alat ka ng sacrifice doon. Yun talaga, kung gusto mo talaga. But anyway, sige, ito yung pinaka-exciting question. How much is the double amount? Bigyan mo kami ng rough estimate how much yung double. Ano siya? Parang Nasa 6 more na than ba? sige, more than nasa 6 na. Nasa 6 More digits, than. guys. So, pero yan, CFO role, tama? Nagkataon CFO siya doon. So, well-trained na siya. Kaya nung siguro nakakita sa kanya ng potentials, wow na wow. So, possible, isang client lang, 6 digits agad. Gusto niyo ba yon? Hindi yan kikitain sa Pilipinas ang corporate kahit manager ka, tama ba? 5 lang, 5 digits lang. So, yan yung reality. So, kaya madami talaga naluloka sa freelancing. Kasama kayo dyan lahat. Naloka na kayo, di ba? So, eh, totoo siya, guys. Hindi siya, ano, gawagawa. Anyway, sige, let's proceed. So, Sige. you can share na. Thank you for sharing. Nagustuhan niyo ba yung sharing niya? Na-inspire ba kayo? Type naman inspire. So, gagalaw na ba tayo for 2024? Gusto niyo ba yung 6 digits? Pa-type naman ng 6 digits. So meaning nandito yung mga magpapatest testimonial sa inyo na totoo siya, na hindi siya. Pero syempre pagtatrabahuhan nyo guys, narinig nyo yung sacrifice niya. Pag may ginusto kayo, gagawin nyo ng paraan. Walang excuse, walang alibi. Walang mekus-mekus, ganon. Okay, sige. Let's proceed na po sa ating main topic. Pero ayan, nandito ang ating magagaling na mga ano, finance controller. Sige sis, you can share na. Okay. Ay, sorry. Sige, sino daw yung may poging client? Ito ba si Mark? Isa sa naging ano? Siya ba yung boss mo? Yes. Ayan, yung boss niya, siya yung nag-talk sa atin na pogi. Sabi ni Jen, pogi, si Mark. So, nakilala ko si Mark sa LinkedIn. Di ba ang small world? Nag-reach out ako kay Mark. Ginawa natin siyang speaker. Pero isa pala to sa client ni Mel. Pero pinost ko kasi yung job post na yun sa Elite lang. Kasi yun yung pangako ko sa Elite. Pag may job post, sa Elite muna mapupunta. Pag walang nakuha sa Elite, saka ko siya ilalabas. Gets? Okay. Oo, magaling yun na content creator. Oo, marami siyang followers din. Marapit na ako mabudol niya. Sige sis, you can share. Okay. Sige, mag-full screen lang ako pa. 200? Talaga bang napaka-competitive niyo talaga? Sige, so again, good evening everyone. So for this
evening session, I will focus more on the essentials on QuickBooks. So since we have limited time, we only have 1 hour for this session. So doon na lang tayo mag-focus sa basic in ng QuickBooks and yung ano ba yung mga essentials na ginagamit doon sa software na yon. So I assume mo mostly dito are newbies. So mayroon na ba dito naka-create ng account ng QuickBooks or wala pa? Can I get a heart for those na mayroon ng QuickBooks account? Para alam ko paano dadalhin natin yung discussion later. Okay. For those na may QuickBooks account, so pwede niyong sundan na lang din yung ano natin, yung discussion. Kasi mas okay na ano, parang may actual application kaya dun sa mga pinagsasabi ko dito. Sige. Okay. So I am preparing this actually as a very simple slide just to have like a flow. Ano ba yung magiging flow sa discussion natin? But we will focus doon sa ano talaga, sa dashboard ng QuickBooks later. Okay, ay ba, ba't ayaw mag-next? Oh, wait lang. Okay. So as an introduction, so ano ba yung QuickBooks? So bakit most of the US and Canadian clients are using this software? So QuickBooks, it is a cloud-based accounting software. So it's very user-friendly and accessible siya as long as may internet ka. So in terms of accessibility is ano siya, it allows you to access the software as long as you have the internet connection. And they also have like a mobile application where kung may mga clients ka na mga on the go, yung mga busy na mga business owners na gustong makita yung actual niya, like real time na financial insights niya. So if they can, they also have the mobile application na pwedeng i-download si QuickBooks. And this is a widely used na software for businesses for financial management because of their ano, they have the real time financial insights doon sa ano nila, sa dashboard. And it also streamlines processes, it automates the tasks, and it provides real time insights. So later ano natin, i-run through yung dashboard, saan dito siya makikita, paano niyo siya ba paano ba siya nagpo-provide ng insights? Ano ba yung pwedeng ma-automate na mga tasks? So, kaya maganda kay QuickBooks kasi may ano na siya, parang may AI na siya, nadidetect niya kung ano ba yung previous niyo na transactions, ano na siya, magsasuggest na siya kung ano ba dapat yung entry, para nakikita niya ano ba yung previous transactions, paano mo siya ginagawa. So, yun, may ganun na si, ano, may ganun na si QuickBooks. And also it allows collaboration between sa mga users, so it can have a multi-user access. So pwede kang mag-define doon kung ano ba pwedeng ma-access sa users na to. So kung ano lang siya, kung for invoices lang siya, so pwede mo siyang i-define doon sa software. So it also has the bank integration, which we also discuss later. So yung bank integration na yon, it's ang maganda doon is parang madali na lang yung bank recon. So it's not the same with the local, 'di ba? Sa local ngayon parang magda-download ka ng SOA from the bank, tapos iko-compare mo siya ano ba yung recorded mo per books. So ganun yung ginagawa. So si QuickBooks, pag na-integrate na yung bank account ni client, madali na lang talaga siyang i-match mo yung mga transactions kasi na-detect niya kung ano ba yung match sa transaction na to. So yun. And for in terms of reporting, pwede mo siyang i-customize yung report based sa need niyo. Ano ba yung gusto mong format? In terms of sa mga forms din, pwede niyo siyang i-customize. So yun yung maganda kay QuickBooks. Okay. So for this evening na discussion, we will focus more on the syempre overview of the QBO dashboard, yung navigation bar,
yung company settings, yung transactions and banking, and the reports. So for the overview of the QBO dashboard, so ano ba yung nandyan sa overview ng QBO dashboard? So it has your income and expense overview. It has your account balances. It has your cash flow and your recent activities. So we can go doon para makikita natin ano bang hitsura. So for those na may QuickBooks na, so na access, pwede nyo siyang tingnan. So this is the dashboard. So yung pinakita ko lang, this is the ano ha, yung kasi if you have an account, may ano siya, may mayroon siya dito yung page na pwede kang mag-play around, mag-testing, mag ano ng entry, gumagawa ng entry. So pwede mo siyang tingnan dito and you can play around the ano dito sa dashboard. So dito makikita niyo sa dashboard here, clicking here, then here. So ito yung workspace mo. So parang inano lang niya yung flow, ano yung money in, money out, so yung ganon. So then you have the business overview. Wala kasi ito siyang laman. So wala kayong, yung nakikita nyo dito is mga ano lang, sample data. So how you track your money. So makikita nyo may cash inflow and outflow siya. So how much yung money in, how much yung money out. So in green bar, those are your money in. Yung pumapasok na pera, your blue bar, ito yung ano mo, money out. So ito yung lumalabas na pera. So sa baba, mayroon din siyang P&L. So kung may sorry, nagte-transfer ba yung screen ko? Nasa QuickBooks ba ako? Yes, sis, nasa Ah, okay. Testing. So dito yung P&L, so makikita nyo 00 lang yan kasi wala, as I said, wala siyang laman. So we have the expenses na portion, then once you link your bank account, dito nyo siya makikita sa mga bank accounts na yan. Tapos you have the invoices, tapos makikita nyo din dito ano ba yung nag-overdue, not yet due. So ganun siya yung dashboard, ganun siya kaganda. Then dito ano yung mga deposited na, hindi pa deposited na mga collection. Then here is your sales. Then dito sa cash flow, it's more on ano lang to. It's ano lang din, tracking of your money in and money out. So I will not tackle more on the planner because this is a more advanced na ano na na pwedeng gamitin. So we will ano muna the basic. So after the dashboard, we have the navigation bar. So the navigation bar is this here. Ito yung nasa gilid. Dito. So dito sa navigation, we will focus on the transactions, the sales, and the expenses. Have sa mga na discussion. Kasi yung iba, it's more on advanced na nagamit on the QBO. So dito lang tayo, transactions, sales, expenses, and reports. Kasi yan yung basic na ginagamit for sa QuickBooks. So dito sa transactions, basta pag-click nyo dito sa gilid, may mga ano siya, mag-ano ka lang, right? Then may mga menu siya dito sa gilid. So pagpunta natin sa bank transactions, later may ipakita ako na actual. But dito kasi wala siyang laman, wala siyang nakalink na bank account. So hindi tayo makaka-relate. So later, pakita ko yung pag napunta na tayo sa topic ng banking. Kasi may specific slide ako for that. Dito is the app transactions. Kasi si QuickBooks, pwede siyang mag-integrate. So hindi mo na tayo mag-focus dyan. So dito tayo sa receipts. So sa receipts, dito, you have three options to download the receipt. So pwede siyang, for example, may binili si client. So may tatlong option siya na pwede niyang i-load dito yung receipt. So kung sinisend niya sa email niyo, so pwede mo siyang i-download from the email na sinisend niya yung receipt, i-upload mo dito.
Here, may upload na computer, upload from computer. Tapos, dito sa, pwede kang, yan, pag-download mo dyan, makikita mo siya sa baba na for review. Wait lang, nag-processing pa siya. Yan. So sabi niya, document added to for your review. So lahat ng mga dina-download, dumadaan yan siya sa for review. Hindi yan siya automatic na papasok sa expense account. Expense or asset account. So dito siya sa for review mo. Pwede ding upload from Google Drive. Kasi kung may Google Drive kayo, or si client, tapos sabihin niya, oh, lahat ng receipts ko dito ko i-dump ha. Kasi may mga clients na gano'n, bigyan kanila ng isang folder, doon nila pinapasok lahat ng receipts. So, pwede mo siyang kukunin din from there sa Google Drive. Or, other option is you can create a managed forwarding email. So, this one, set up mo to siya. So, automatic to siya kung si client mag-i-email ng receipt, instead of sending it to your email, dito mo ipasend para automatic siya papasok dito sa QuickBooks. Hindi mo na siya kailangang i-upload by yourself. Yon. So, di nakaset up na kasi to kasi tinatry ko to kanina. So, pwede mong baguhin, pwede mong i-update. Ano bang gusto mo? Depende sa iyo, ano bang gusto mong pangalan dito? So, ito lang naman yung i-update, yung portion na to. Yung ito. Dito. Yung ito lang. Tapos automatic yan siya na at qbo.docs.com ang dulo. Yan. So pag update mo niyan, dito ilagay mo din kung anong email address ba ina-allow niya na mag-receive ng receipt. Kasi hindi nag-allow si QuickBooks na anyone can send an invoice to this inbox. So dapat ano din i-manage dito yung sender ng invoice. So kung i-off ko to, pag mag-send ako ng invoice to this inbox ng mailroom@qbo.docs.com, hindi yan siya papasok. Mayroon yang notification na hindi siya allowed na sender of the invoice to this mailbox. So, dapat i-ensure nyo din na pag nag-create kayo nito, nilalagyan nyo siya yung sender. Kung sino yung email address na pwedeng mag-send ng invoice to this inbox sa QuickBooks. Okay lang? Nasundan lang ba? Yon. So, click mo yan. So, once na-click yan, pag mag-send ako ng email dito, so example, mag-send ako. Sana ba to? Mag-compose ako. Yan, isend ko dyan. Invoice. I-attach ko yung invoice. Automatic yan siya. Napapasok doon sa... Pag-send ko dyan, papasok yan siya dito. So, kailangan mo lang i-refresh yung page. Yan. So, pumapasok siya dito. Pero, kasi nakikita niya, nag-upload na niyan ako, nag-upload ako niyan na particular invoice previously. So, matalino to si QuickBooks. Nade-detect niya na duplicate yung ginagawa ko. Sabi niya, duplicate. So, yan. So, pag ganon, pwede mo siyang i-delete. Or, pwede mo siyang i-check muna kung talaga bang duplicate siya, yung invoice na ina-upload mo. Check mo. I-click mo lang to, yung icon na to. Makikita mo yung invoice. Chan. May mga hina-hide lang ako ha kasi sample invoice to sa client. So, for data privacy, so hina-hide ko. So, yon. It's invoice 010. Kita niyo, it's invoice 010. Ah, sige, lakihan natin.
pagtitingnan niyo siya, nandito siya sa gilid. It's invoice 010. Nakikita niya na 010 siya. Tapos yung isa na ina-upload ko is 010 din. Kaya sinasabi niyang duplicate na siya. Tingnan mo yung isa. Ito, 010 din. So, sinasabi niya, ay yung in-upload mo is duplicate na siya. So, in that case, pag na-confirm mo na duplicate talaga siya, kasi possible din naman na hindi siya duplicate. Like, same amount siya, same date, pero iba yung invoice reference. So, yon wala ka nang gagawin doon. I-review mo lang siya, i-proceed mo yung transaction. Pero kung duplicate talaga, i-click mo yan, tapos delete ka lang. Are you sure you want to delete this transaction? Click ka lang ng yes. Okay? So, may dalawa kang for review. So, click mo lang ulit. Review mo yung transaction. So, pwede mo siyang lagyan ng payee. So, kasi wala pa si Romero Cleaning Services dito, pwede ka lang diretso add. Diyan, automatic yan siyang mag-a-add. Yan, tapos save ka. Tapos, check mo lang yung date, transaction date, tapos lagay mo dito yung reference. Save and next ka. Sabi niya, hindi daw tama kasi walang bank account. So, sige, lagyan na lang natin ng, ano bang, wala pa kasi tayong chart of accounts dito. Wala kasi tayong chart of accounts pa. So, dito is kung saan expense mo siya i-record. Yan. So, sige. Billable expense. Mag-ano lang tayo. Pero dito kasi... Sige. Pag nag-set up tayo ng QuickBooks, first thing talaga na gagawin natin is set up natin yung chart of accounts. Tapos, if si client meron na siyang list of vendors and customers, pwede natin siyang i-batch upload para hindi ka palaging nag-a-add every time na mag-e-entry ka. So, ipakita ko later kung paano yung batch uploading. So, para makaproceed lang tayo for this transaction, mag-ano lang tayo. Pili lang tayo sa mga category na nandito na sa chart of accounts. Para makaproceed lang. Yun. So, wala kasi tayong sige, wait. Maggawa muna tayo ng bank nasa chart of accounts para makaproceed tayo. So, dito sa dashboard. Ay, sorry. Gawa mo na tayo. Account name. Sample lang. Checking. Save. Sige, balik tayo sa receipts. Review natin. Pupunta tayo sa cash. Thank you.
Okay. So nag-proceed na siya. So kanina hindi siya nag-proceed kasi sa chart of accounts ko, 'di ba pag may expense tayo, yung credit mo is syempre your cash. So it's either sa cash in bank siya or cash on hand mo. So wala, hindi pa kasi siya existing sa chart of accounts, kaya nag-e-error siya. So kahit mag-select ka pa doon sa chart of accounts kasi yung nandoon is more on expense, so hindi niya tatanggapin. So kaya nag-create tayo kanina dito additional na account under chart of accounts na bank na checking account para makaproceed tayo. So ito na siya, yung 275. Tapos nasa expense yung ano niya, yung debit. So yon. So the same din dito. So pag ano mo, i-classify mo lang siya yung mga expense. Tapos check mo. Lalo na kung may manual yung sinusulat. So minsan nagkakamali siya sa amount kasi yung nababasa niya is yung printed sa form. So kung titingnan niyo yung amount nilalagay niya is 29,840, which is the receipt number. So i-review mo talaga yung documents na naka-attach. Yan. So you can edit this amount. Put mo lang, so this example 300. Transaction date, January 16. Correct mo lang. Yan. January 16. Reference number 29840. Yan. So, pag i-select mo kasi yung billable expense income, so nangihingi siya kay customer. So, sabihin niya, kanino ko ba siya i-bill? So, pwede mo siyang lagyan ng customer dito. May naka-set up ka na customer. So, example, ito si Jose de la Cruz, nandiyan na kasi siya. So, make expense and items billable. So, yan. Tapos, dito sa taas, pay. Yan. Save mo lang. Tapos mag-save and next ka. So pwede mo siyang i-create yung bill. So ano ba yung kaibahan sa create bill tsaka yung kanina na ginagawa natin? Ayaw niya mag-match. Gusto talaga niya mag-create ako ng account. Sige, expense na lang natin diretso sa Londa Rose. Lang ha. So all your reviewed transactions, once ma-review niyo yung transactions na nandito, pupunta siya kay reviewed. So yung kanina, yung na-review na natin is nandito na siya. Pag may i-change ka or may i-undo mo yung pag-review mo dahil may kailangan kang i-edit or i-revise doon sa reviewed mo na form, i-undo add mo lang. Tapos babalik siya dito sa for review tab. Yun siya. Sige. So again, may tatlong options tayo. Upload from computer, upload from Google Drive, and manage forwarding email. So may option din tayo wherein si client, kung syempre on the go siya, wala siya palagi sa computer, he can use his cellphone. So may application tayo sa QuickBooks sa cellphone na pwede siyang mag-snip ng receipt. So yung nasend niya na receipt, pupunta din siya dito sa for review tab mo. Na ano lang, nasundan lang ba? Or may gustong mag-try na mag-send dito sa mailbox na ito. Titingnan natin kung papasok yung sinesend nyo. Tapos, i-add ko dito yung email address nyo para makita nyo na totoo siyang papasok. Sige, may gustong mag-try? Kita yung chat.
Sige, basta yan siya, wala nang... Okay. Sige, walang gustong mag-try. Sige, proceed tayo sa next. Yung next natin is... Wait lang ha, kasi hindi ko makikita yung portion ng screen ko. Ano ba to? Hindi ko nakikita yung ano, yung left screen ko. So wait muna ha, mag-stop screen muna ako. Wait lang, wait lang. Sorry ha, wait lang ha. Kasi hindi ma-move yung ano. Screen. So after the dashboard, after dun sa transactions, pupunta tayo dito sa sales, sa expense and reports, dito sa sales and expense na navigation. So here mayroon tayong sales and expenses. So dito sa sales, dito papasok yung mga invoices natin to our customers. Yan. So pagpunta mo sa overview, makikita mo dito yung lahat ng kini-create mo na invoice to your customers. So, pwede mo siyang i-set up. Like, if may nabigay si client na list of customers na regular or gusto niyang ipa-set up yung customers niya na existing, tapos kung baguhan pa yung QuickBooks ni client ha, kung bagong set up lang siya, customers, tapos yung account balances ni customer, pwede mo siyang i-batch upload dito. So, hindi mo siya kailangan talagang input individually yung transaction. So, dito sa customers, mayroon niyang import customers. Sabihan niyo ako ha, pag masyado akong mabilis. So, import customers. Pag import niyo dyan, mayroon siyang sinasabi na CSV file or ito, Excel file na kailangan mong i-upload dito. So, pwede mo siyang i-download muna. Ito. Ito yung template. I-download mo muna siya. Pag-download, dun mo siya fill-upan. Pag-download mo dyan, saan na yun siya? Dito na siya sa downloads. Yan. Pag-open mo niyan, ito lang din yung mismong Excel, yung fill-upan mo. Tapos, ito yung i-attach mo dito. Yan. May sample siya. Yan. So, dito, parang reminder lang niya na all data is for sample purposes only. Kasi baka ma-include mo pag mag-upload ka. So, yan. So, ito yung template. So, i-fill out mo lang yung information. Yan, name. May company ba siya? Ano bang type of customer siya? Ano ba yung email address? Tapos mobile number, yon. Tapos mga address. So all the information is i-ano mo lang siya, complete. Pero kung wala ka naman like email address, yung phone number, yung mobile, kung wala ka naman doon, okay lang din naman siya. Wala namang problem like ito, website. So ito, ano lang siya, parang completely filled out lang yung form. So as long as you have the name or the company name, okay na yon. Magpo-proceed lang yon. Yon. So, example ito. So, ito talaga, yano talang, granting na ito talaga yung customer. Pero sample data lang to ha. So, ito yung i-upload natin kung papayag siya. Kung ma-detect niya na sample data yung ginamit natin. So, click lang ng browse. Tapos, puntahan mo yung
Excel kanina. Yan. Tapos, after that, punta ka lang doon sa next. Pag next mo dyan, sasabihin niya na ito yung nakikita ko na columns. Na field. So, may name, may company. Yan, yan. Ito. Check. Mag-check siya. So, sinasabi niya, wala daw nagmamatch na resale number. So, okay lang yon. So, pag next mo dyan, yan. Nilalatag niya yung, ano ba yung data na ini-input mo doon sa Excel mo. So, na ina-upload mo dito. So, after that, import ka lang. Tadang. So, pag input mo dyan, oh, nandyan na sila yung customers. Di ba nakita mo may opening balance kasi siya, yung spreadsheet na ginagawa natin, may balance tayong nilalagay sa sample. So, pero kung bago naman si client, wala pa siyang kaka-start lang yan ng business, wala siyang AR or accounts receivable, po, i-blank mo lang to siya yung opening balance. Zero mo lang yan siya. Kasi granting to siya na nagka-transfer sila from one software to another. So, from other software sila before, tapos gusto nilang mag-transfer to QuickBooks. So, syempre, may opening balance sila. So, kung wala naman, zero lang yung ilalagay natin or just leave it blank. So, pag i-blank mo yan, yung lalabas dito, zero din yan siya. Yan. So, kung makikita niyo, mayroon dito naka-negative. So, ano ba yung naka-negative? So, meaning, may bayad na siya, wala siyang invoice. Kaya kung makikita niyo, may create invoice siya. Tapos, itong mga naka-positive is ito yung may invoice siya, wala pa siyang payment. So, may utang pa siya. Kaya kung makikita niyo dito, yung action niya is receive payment. Pwede ka naman din mag-drop down dyan. Kung ano ba yung pwedeng mag-apply for that particular transaction, for that particular customer. Yun. Dito naman sa products and services, pwede kasing i-automate mo siya. Like, for example, ito, bookkeeping services. May bookkeeping services ako, yung price ko is, sabihin natin, 50 per hour. So, kung mag-bill ka ka customer, pag nandyan na siya, pag na-include mo siya as part of your products and services, automatic siya, na i-input mo na lang is your number of hours. So, hindi ka na maglalagay ng sale, ng price. Kasi nasa-set up mo siya dito. So, you can have as many as you can, depende sa'yo kung ano ba yung gusto mong set up, kung ano ba yung products ni client, pwede mo siyang lahat iset up dito. Para pag mag-invoice ka, madali na lang. May ano na siya, may unit price na siya. Di mo na siya kailangang input manually. So, yun yung maganda dito. So, example, mag-invoice ka. Magsasample tayo ng one customer dito. Sino ba yung nandito na na-customer? So, lagay as ito, si Aaron. So, example, mag-i-invoice ako sa kanya. So, mag-create invoice ka. Tapos, lagay mo lang yung name niya. Aaron. Yan. So, invoice number. So, sabihin natin, ito binabasa na niya kung ano yung address. Yun. Kasi ito yung ina-upload natin kanina. So, invoice number. Ano ba yung terms niya? May terms ba siya? May wala ba? So, kung wala, di, ano natin, due on receipt. Meaning, pag-receive niya ng invoice, yun, bayaran niya agad. So, kung 15 days, after 15 days, or 30, or 60. So, depende. So, sabihin natin, which pwede din natin itong set up sa customer data. So, sige, lagay natin na due on receipt. So, pag-invoice date, January 21 ngayon, due date niya agad, January 21. Pag sinasabi natin 30 days, of course, 30 days after. So, December, February 20. So, yung tags, ang gamit actually nito sa tags is, for example, mayroon kang gustong i-monitor sa PNL mo. Which is, ano din to siya, parang
additional na later to kasi medyo may ibang setup si Tags. So ginagamit mo siya, like for example, maggusto ka mag-run ng PNL for a particular service. Like for example, for bookkeeping, gusto akong kasi may ibang-ibang services ako na ino-offer kay client sa client. For example, si ano mo ba, si client mo, may iba-iba siyang services na ino-offer sa customers niya. For example, may ino-offer siya na bookkeeping services, mayroon din siyang tax consultancy. Example lang. So gusto kong makita yung PN, gusto niyang makita yung PNL niya na naka-breakdown. Magkano ba yung profit and loss niya for bookkeeping? Magkano ba yung profit and loss niya for tax consultancy? So pwede mong gamitin yung tags. Kasi si tags may on report siya ng profit and loss. So, hindi ko na masyadong i-explain si tags kasi may ibang setup yan siya. So, late, pwede natin siyang. So, example, bookkeeping services. Lagay mo lang yung description. Para sa ano ba? Isa, sige, testing lang, testing. Bilis tayo. So, dito, nakikita mo yung rate, nandyan na siya. Kasi nasi-set up siya dito, nasi-set up na siya sa products and services natin. So, automatic siya, nakikita niya yung rate na 50. So, yung gagawin mo lang dito is lagyan mo siya ng number of hours. So, for example, 3 hours ka. So, 3 mo lang. Tapos, no need na to change that one. Kasi yun naman yung price. Tapos, you have an option to review and send. Kasi, pag nakaset up yung email address ni customer, automatic masisend yung invoice kay customer. Na ano lang, nakuha. So, pwede siyang review and send. Pwede, kung ayaw mong isend muna, kasi gusto mo siyang later na isend, kasi gusto mo pang i-review. So, pwede kang save lang. So, pwede ka ditong save lang. Save and close. Tapos, kung gagawa ka pa ng another invoice, pwede kang mag-save anew. Kasi yung save and close, masisave siya as invoice, pero ilalabas ka niya dito sa screen na to. Pero mag-save anew ka, masisave ang invoice, mag-next invoice reference siya. Mag-open siya ng another, yan, makikita niyo. Nag-002 siya. So, kung mag-create ka ng another customer, so, tuloy-tuloy lang. Kasi pag mag-save and close ka, lalabas ka talaga dito sa preview na to. Yan. So, after mo niyan, exit ka lang. So, that's how you create the invoice. Tapos dito, makikita nyo, balikan mo si customer. Yan. So, tingnan mo yung ano ni customer. Tingnan mo si customer, ano bang statement, ano bang nandyan sa kanya. So, nakita mo dito yung mga invoices niya. So, mayroon siyang opening balance na 1, 2, 3, 4. Ito yung in-upload natin kanina. Sinasabi niya, oh, overdue na yan. Ano pa yan? Yan, nilagyan din niya ng date. Tapos, yung 150, ito yung kinuit na tayo. Sinasabi niya, due in 30 days. Yon. So, ganun lang siya. So, yan. So, okay na tayo for invoicing, ha? So, kung may products and services siya, is-set up, mas okay na nakaset up siya para hindi mo na siya manual i-input pag mag-create ka ng invoice. So, dito ka lang sa portion na to magsiset up. Okay? So, expenses naman. So, the same din. In this case naman, hindi siya customer. So, supplier mo. Si contractors mo and suppliers yung i-set up mo dito. Dito. So, may vendors ka, mayroon kang contractors. So, bakit naka-separate si contractors? Kasi kung may vendor ka, kung may contractor ka, pwede mong i-track yung 1099 dito. So, ayaw ko munang i-tackle si 1099, ibang ano siya. So, dito, pag-set up sa invoice, so, pwede mo siyang same din, i-import. Same sa ginagawa natin kanina kay customer. So, import vendor ka. Tapos, download the sample Excel.
Yan. Saan na yon? Na-download na ba yon? Ah, dito. Online vendor. Yan. Dito na siya. Yan. Delete natin yan. Yan. So, same sa ginagawa mo kay customer. Hindi mo siyang iset up. So, ano na lang natin. Kunwari, wala siyang opening balance. Wala tayong utang. So, zero siya. Wala tayong dadalhin na utang doon sa bagong system. So, zero siya. So, i-blank mo lang yung opening balance. Save mo. Save. Tapos, balik tayo doon sa QuickBooks. Dito. Browse mo. Upload mo yung vendor. Tereng. Tapos, mag-next ka lang. So, nakikita niya, sabi niya, wala kang data nilalagay sa opening balance na ginagawa niyang new match. So, okay lang. Ano lang yan siya, nag-i-inform lang siya na ito lang yung data or ito lang yung columns na may laman. Yung may mga check na green. Yan. So, i-next mo lang. Yan. Yan siya. Tapos, import ka. Bakit? Ah, nandiyan na daw sa QuickBooks. We didn't import some of your data because it's already in QuickBooks. Ah, nandiyan na siya. Sige, gawa-gawa tayo ng pangalan. Si Juan de la Cruz. Ah, si Juan. Mag-sample tayo. Maria. Ay. Kunin na lang natin yung ano. So, gawa lang tayo para ma-proceed natin to. Kunin natin yung man last name. Kasi nakikita niya na mayroon nang nasa QuickBooks. Yan. So, titingnan nyo kasi naka-zero yung opening balance. Zero dito. Wala siyang dinadala na balance. Yan. Tapos kanina, if you remember, yung nag-ana tayo, di ba, dun sa review ng bill, yung review ng receipt, di ba, nag-review tayo for Salon de Rose, yung ito, Romero Cleaning. Kasi nag-a-add ako dun kanina, automatic siya mag-a-appear na dito as part of your vendor. Yan. So, pag-create ng bill. So, ano ba yung kaibahan ng bills tsaka dito sa expenses? Sa expenses, diretso na siya. Kumbaga, ma-entry mo siya as expense, tapos credit ka direct, cash in bank or cash in hand. Whereas, si bills, idadaan mo siya muna para kang nag-accounts payable voucher muna. Parang expense ka, tapos dadaan muna siya sa accounts payable. Nasa payable yung credit niya. Tapos after mo siya na-create ng bill, saka mo siya i-apply kung saan mo siya i-disburse. Whereas yung expense, direct na siya. Nag-expense ka, direct ka, cash or cash in bank. Pero dito sa bills, dadaan muna siya sa payable. Wala muna siyang, kumbaga, recorded na cash out. Yun. So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Yan. So, ganyan yung expense na recording. So, again, pwedeng mag-upload ng receipts through sa Google Drive, sa computer, or pwede dun sa QBO mailbox na kinikreate nyo. As long as sa QBO mailbox, dapat naka-indicate dun yung email na allowed mag-send ng invoice to QuickBooks. Kasi kung hindi mo siya i-define doon, hindi
tatanggap po ni QuickBooks yung sinesend niya na invoice. Yun. So, down to our last topic on the reports. So, dito sa reports, ang maganda dito sa reports is pwede mo siyang ma-customize depende sa need. So, aside, may ano siya, may standard siya. Okay din naman yung standard, pero kung may gusto kang baguhin in terms of the format, may gusto kang ilagay na logo, or kung ano-ano pang ilalagay mo dyan sa report mo, pwede naman. And meron ding isang wizard for the dito sa report na pwede kang mag-define ng own report mo. Like, ano ba yung columns na gusto mo? Ano ba yung subtotals na gusto mo? So, pwede mo siyang gawin, which is, hindi ko i-discuss muna here kasi sa basic muna tayo para hindi masyadong ano no, overwhelming. So, dito sa balance sheet, kung mag-open tayo, ano ba yung transaction natin kanina? So, we have the AR. Yung in-upload natin na customers, di ba, may mga balances yon. So, tingnan mo, ang laki ng AR. So, may AR siya. Tapos, syempre, nasa retained earnings yung pair niya. Kasi, ano bang pair ng AR? So, pag may AR ka, syempre, may revenue ka. So, ang retained earnings is your revenue minus your expenses. So, kaya, yun siya, yung itsura niya. So, pwede kang dito, as I've said, pwede mo siyang i-edit. Ano ba yung gusto mo name mo dito? Example, ano bang name ng company nito? Kunwari, kunwari lang, akin yan. Tapos, pwede kang mag... mag-add ng notes dito sa baba. Kung may gusto kang i-note for this balance sheet for this balance sheet report, so pwede mo siyang gawin. Pwede mo siyang yan. So pwede mo siyang kung gusto mo siyang i-customize dito ka lang, customize. So pag-customize mo dyan. So, kung gusto kang without sense yung pinipresent ng balance sheet mo, so okay lang. So, lagyan mo siyang without sense. Or kung gusto mo siyang nakashow in red yung mga negative, yung may mga negative values, so pwede mo siyang i-click mo din yung show in red. So, maka-red siya yung negative. So, yun. So, ito yung mga customizations. Pero, limited lang to siya. Kasi, may ibang customization din na ikaw talaga yung gagawa ng buong report. Na i-customize mo siya. Ano ba yung gusto mong columns? Ano ba yung gusto mong rows na nasa report? So, ibang wizard siya yung gagamitin. Tapos, dito, pwede mo siyang lagyan ng header, yung footer, yun. Company name. Yung report na title, pwede mo siyang baguhin. Example, ayaw mo ng balance sheet, may gusto kang pangalan sa report. So, depende sa iyo, pwede mong baguhin yan. Pwede ding sa footer, lagyan mo siya o hindi mo siya lagyan. Depende sa field mo, pwede mo siyang lagyan ng date prepared, time prepared, or report basis. Pwede ding wala. For example, tanggalin mo yan. Ayaw kong makita yung date prepared at time prepared. Eh, bakit ayaw? Ayan. Tapos dito yung alignment. So, pag run mo ng report, titingnan mo na wala, yung naiiwan na lang is yung basis niya, yung accounting method niya, which is accrual. Kasi tinanggal natin kanina yung time prepared and date prepared. So, kung ilabas mo siya, lalabas din siya dito sa footer. So, yun. So, yun yung mga ways to customize the reports. Tapos, pag tapos ka nang mag-customize, yun na yung gusto mong format, mag-save customization ka lang. Okay? So, pag-save mo ng customization, tapos, save customization, so, lagyan mo lang siya ng pende sa'yo, ano yung report name para alam mo na yun yung kinustomize mo na report. So, lagyan ko lang siya ng 2. So, dito sa reports mo, pagbalikan mo yung reports mo,
Reports. Diyan sa custom reports mo, nandito na yung ginawa mo kanina, ang customization. Yan. Tapos, pwede ka rin mag-schedule ng email. So, kung gusto mo siyang gawin ng management report lang, sabihan mo si QuickBooks, "Uy, QuickBooks, gusto kong by first day of the following month, i-run mo to na report, isend ko to this email." So, pwede natin siyang gawin din ganun. So, may action ka dito. Then, dito sa ad management reports yung sinasabi ko kanina. You can export as PDF, you can export as Excel. Tapos kung ayaw mo ng ganong format na yung ganong custom report, pwede mo din siyang i-delete. So yon. Ang maganda dito kay QuickBooks is ano lang siya, user-friendly talaga siya. So yon. So ano pa ba yung for discussion natin? Ah, company setup. So, paano ba yung set up natin si company? Kasi, hindi natin ito sineset up pala kanina, no? So, dito sa company settings, dito ka lang. Settings, dito. Tapos, company settings. Yan. Si-set up mo siya dyan. Ano bang name ng company? Ay, gusto ko ng logo. Lagyan ko ng logo. Yan. Add ka ng logo. May logo pala ako dito. Na-save kanina. Gusto ko ng logo. Ang logo. Ano ba yun? Oo. Wala lang. Yan. Yan. So, save mo lang. Tapos, yung name ng company. Ano ba yung name ng company? Nung sinabi ko kanina. Oh, sige. Yan muna. Yan. Tapos, ano ba yung contact information? Yung email address? Yan mo. Ano ba yung accounting method? So, ano ba yung gamit na accounting method? I think na-discuss na din siguro yan sa mga previous na topics ni sa accounting people. Yan. So, may accrual tayo at cash basis. So, yung cash basis is nagre-record lang siya sa revenue and expense once paid. Pero ito, accrual is once incurred is nagre-record na siya. So, yan. So, dito is yung T number. Yan. So, after kang mag-set up niyan, click mo lang save. Ay, ano bang click ko? Save. So, pag dito ka sa balance sheet, kung titingnan ko ulit yung ano ko, tapos lagyan ko ng logo. Gusto kong lagyan na ng logo kasi may logo na ako, di ba? Na-upload ko kanina yung logo. So, sa header ko, gusto ko siyang lagyan ng logo. Show logo. Yan. So, pag run mo ng report dyan, oh, tadang, nandyan na yung logo. Yan. So, yun lang. Ito yung maganda sa reports kasi pwede mo siyang i-customize depende sa ano mo, sa feel mo. Or kung ano mang mas applicable kay client. Yan. So, pwede ka rin magawa ng comparative later sa P&L. Yun. So, madami siyang options actually dito. So, once na-customize mo lang siya, mas okay na ilagay mo siya sa cost para hindi ka paulit-ulit mag-customize sa report. Pwede mo siyang i-customize na tapos para dito mo na lang siya i-access sa custom reports later. Hindi ka na pupunta dito sa standard tapos mag-edit ka na naman. So, dito mo na siya kukunin. Yan. So, balik tayo sa slides. Ano pa bang hindi ko na-discuss? Report. So, I think that's it. So, do you Q&A have na tayo. Any questions? Sis, yes, meron dito coach. Question sa baba. Pero may nagtatanong kasi, guys, yung reconciliation is sa mas detailed na yun kasi ito more on basic lang para magkaroon lang kayo ng idea. Coach Ay, Julia has a coach, separate pwede ko report. Ipakita pala, sandali na lang, one slide lang. Meron ako ditong na screenshot. Kasi, di ba, as I've mentioned kanina, is wala kasi nakalink na bank account sa yung pinakita ko na QuickBooks kung saan ako nagla-log in. Kasi hindi ko rin pwede mapakita yung sa client ko. So, meron ako dito na parang screenshot lang para makita nyo ano bang itsura niya. Pwede kong ipakita muna, coach? Sige po, sure. Sige. So, dito, ito pala yung sample lang to ha. May na-hide-hide lang ako dyan.
Sige. Ito yung sa transactions and banking. Sasabi ko, pag na-link yung account ni client, ganyan yung itsura niya. Nandun siya sa taas, sa bank transactions. So, pag na-reconcile mo na siya, itong kabila yung right side, sinasabi niya yung balance mo per bank, ito, 1, 2, 3, 1, 1. Ito din yun sa QuickBooks. So, meaning reconciled ka na doon. Dito, sinasabi sa left side, meron ka pa daw 15 transactions na kailangan mong i-record. Kaya yung bank balance mo, tsaka yung QuickBooks balance mo, hindi siya reconciled. So, dito, pag i-open mo yung 15 transactions, may mga actions ka dyan. So, yun yung maganda kay QuickBooks kasi nagde-detect, parang may AI siya nagdetect siya na ano to, transfer ba to? Kasi nakikita niya kung ano yung, paano mo siya nire-record previously. So, i-detect niya na, oh, ganito mo siya nire-record, ganito pa rin ba siya ngayon? So, pwede mo siya, nakikita kasi niya na before, transfer yung pagka-record ko. Kasi nagsasabi siyang i-record mo ba siya as transfer. So, meaning, transfer is transfer from one bank account to another bank account. Or transfer from, kasi pwede ding i-link dito yung credit cards. Pwede din siyang transfer, kumukuha ka ng funds from your cash, from your bank to pay off your credit card. So, pwede ding ganon. So, kaya may mga record transfer siya. Tapos, kung pwede ka ding mag-create ng rule, ito, kita nyo, may rule siya. So, meaning, ginagawa ko niyan, pag makakita ka ng description na ganito, ito dapat yung entry mo na. Pero magkukonfirm pa din siya na ito pa rin ba yung entry na gusto mong gawin for this transaction. So, pwede mong i-create yung rule para every time ka magre-record, nade-detect na niya kung saan mo siya dapat i-record. So, you have this option actually pag ano mo, dito sa action, may ano yan siya, categorize, find match, or record transfer. So, meaning categorize, ima-manual categorize mo yung transaction. Kasi wala siya sa bills. Kasi di ba pag mag-create ka ng bill, sabi ko, nasa AP siya. So, saan ba siya makikita sa bank recon? So, dito siya sa spent mo. Dito sa column ng spent. So, kung... So, nag-i-invoice ka ni customer, tapos unpaid pa siya, so, nandun siya sa invoice. So, pag nagbayad siya, tapos nakakonect si bank sa QuickBooks, nandito din yung amount na binayad ni customer sa receive. So, meaning si receive, imamatch niya sa unpaid invoices, si spent, imamatch niya dun sa bills mo. Yon. So, pag nakita niya nagmamatch yan, automatic yan siyang magsasabi na may match yan. Pero, pwede mo rin siyang i-find match kasi possible din na sa receive mo, dalawang invoice yung binabayaran ni customer. So, hindi talaga niya mamamatch kasi hindi naman siya mag-manual add ng dalawang invoice. So, ikaw yung magmamatch na, ay, ito na, itong customer na to, may invoice to siya na outstanding na dalawa. So, imamatch mo yung dalawang invoice dito sa receive amount. So, kiklik mo lang tong find match. Ito. Yung find match. Kiklik mo siya, tapos isi-select mo yung pag i-click mo yung find match, dun sa baba, i-drop niya lahat ng invoice na gusto mong i-match for that particular transaction. So, i-select mo yung, kung dalawang invoice siya, i-select mo yung dalawang invoice, tapos automatic yung sabihin niya, pag nakita yan nag-equal ka doon sa receive amount, sasabihin niya na reconcile. So, click mo lang yung reconcile, tapos automatic yun siya mawawala dito sa recon item mo. Yan. So, yan po. Sis, may mga question dito. Pero again, doon sa mga nagtatanong yung reconciliation, it's a other session po yun kasi medyo iba pong level na yon, higher, ano na po yan. This is just overview and basic navigation lang para alam nyo lang. Kasi we have courses po with Coach Julia po ang nag-handle, pero wala pang schedule yon. So sige, tingnan natin isa-isa yung question. Meron akong nakikitang 25, madami ha? 21 questions. Sige, try natin isolve isa-isa. Kaya ba today? Yan. Sige sis, nababasa mo ba? Sige, sandali sis. Paano ba dito? Nakikita ko. Ay, saan ba ako mag... About paano po kaya maging... may nagtanong kasi CFO.
Sige, bigyan ko na lang yung link. Nagtanda kami ng webinar dati ni Joe, How to Become a CFO. Ilalapag ko na lang yung link. Panoorin nyo kung a-answer ako dito, ha? Para hindi mas mahaba kasi saan ko kayo pupunta yung answer sa gitna? Saan ko po? Yan, ako na, hindi ko na alam saan napunta yung answer ko. Type answer, eto. Medyo ang CFO kasi po is higher level for me. Kailangan mo maging staff dahan-dahan from staff, supervisor, manager, papuntang CFO. So, anong tips ko sa inyo? Pag newbie ka, pag kagagraduate mo lang, pag inuutusan ka ng amo mo, gawin mo lahat. Huwag mo isipin na nilalapastangan ka. Maging favorable sa iyo yun. Ako kasi kala ko dati, alam mo yun, dati utusan ka lang, unti-unti natututo ka. And eventually, pag binigyan ka ng pagkakataon mag-handle ng responsibility, mag-say yes ka, huwag mo sasabing hindi mo kaya. Tama, Tama? coach. Tama, Kasi tama. ano yun, leadership yun yung tinasabi ko, leader. Medyo malaki talaga sahod doon kasi buong business ang kasama mo. Pero meron dyan video, panoorin nyo na lang paano maging CFO. Pero basically, if you're a born leader or kaya mo mag-handle ng tao, kaya mo lahat ng pressure, makipag-communication, organization, leadership skill, management skill. Tama ba, attorney? Ito si attorney. Hi, attorney. So, yun yun. Medyo, kung naaaral siya, hindi siya naaaral. Responsibility yon, iaakuin mo kung kaya mong i-handle, kung ready ka. Hindi siya yung, oh, mag-a-apply ako CFO, pwede na ako. It takes experience, years of experience yon. Clear ba yon? Yes. Yon. Sige. Computer contest. Next. I noticed ang VAT sa QB recorded as liability account. May effect ba sa presentation ng FS yun dahil sa normal reporting na sa assets ang VAT input? So, dalawa kasi klase yung VAT. So, mayroon tayong output VAT tsaka may input VAT tayo. So, yung output VAT mo is yung VAT mo coming from your sales transaction. This is for ano ha? For Philippine, ano ba to? Taxation. Oo. Pero for Philip, ganon. Diba yung output VAT mo is yung VAT mo coming from your sales transaction, whereas your input VAT is kaya nasa asset siya kasi i-offset mo siya sa output VAT during VAT filing. Yes, dalawa isa pang talaga siya. madugo yan. Dalawa siya, output siya, input, and may VAT report, tama. Yeah. Next. Nasagot po ba? Patay po nung nagtanong, Anonymous. Sana magpakilala si Anonymous. Okay lang po magpakilala, guys. Huwag kayong mahiya. Yan. Next, sino po sunod? Bakit po ng category ng duplicate ay inventory asset pero sa first na upload? Ay, actually, tayo yung magka-categorize ng transaction. It happens lang kasi nung in-upload ko siya, wala tayong, hindi natin na-set up yung chart of accounts. So, supposedly kasi dapat nauna si chart of accounts na isi-set up muna para mag-select ka lang doon sa expense, doon sa na-set up muna, sa drop-down ba? Wala kasi tayong na-set up. So, nag-select lang tayo kung ano yung meron doon sa chart of accounts. Yung i-discuss tonight, if I live available. Sa lahat ng QBO plans ng clients. Yung na-discuss tonight, yes, kasi basic lang yon. Available siya. Pero yung iba nun, like, kasi hindi rin naman natin na-discuss yung mga cash flow planner and all. So, may specific, ano siya, subscription na meron siya. So, hindi siya lahat. Pero yung basic, nandun siya. Pwede po next. Pwede po start from setup. Ano po ibig sabihin nun? No? Yung magka-QBO accountant. So, marami nagtatanong yan sa newbie. Paano daw gumawa ng QBO account? Okay. Kasi yan yung pinaka-dapat nauunan nyo, guys. Kasi yan yung hihingin. Pero ang tip ko sa inyo, gawa kayo ng separate email pag gawa ng QBO account tsaka zero. Kasi mahalo yan sa personal account nyo. So every time meron kayong client, ibibigay nyo lang yung email, i-invite kayo ni client. So from newbie ka, gawa ka ng separate email. Lagyan mo ng 0.01, 0.02 yung email mo. Huwag mo isama sa personal kasi ako, nasasama sa personal ko.
Tips ko yun sa mga nagsisimula, gawa na kayo ng separate account. So Tama. sige nga, parandom nga sis kung anong site yon, pa-share screen, doon sila lagi nagtatanong, ano ba yung unang step, QBO account and Ah, site? sige. Ano ko, drop ko dito yung site. Madali lang siya Oh. guys, gagawa lang kayo ng account and then meron din exam doon, may training doon. Makikita niyo naman na navigate niyo. It's self ano yon, self exploration, exploratory. Basta gano'n, madali na siya. May mga training, click-click nyo lang. Tapos Sa mag-ano init, ka lang. meron ng reviewer yon. Yun. Sign in as accountant. Para yun ay account mo. Para yun na yung account. Tapos pwede kang mag-practice doon. May drive test that. Ayun. Ano pong separate accounts is i-review na? Saan ba yun? Separate email po. For example, marian.tabonete001 for my freelancing. Huwag niyo po siya ihahalo sa personal email niyo. Lalo po ngayon nasa edit kayo kasi bombard kayo ng email sa amin. Suggestion ko lang yon. Tama ba? Kasi mali dito kayo. Oo, yes coach. Ako ano, each client may iba-ibang email address ako. Email. Para hindi ako Ayun. nalilito. Baka iba yung ni-replyan ko. Yan, separate emails only used for Yeah. you. Yes, tama yun. Okay. Yeah. Next. Request daw ng record coach sa Zoom. Dahil dyan, isubscribe nyo ako para magkaroon kayo ng record. Kanina ko pa nakikita. Guys, ganito ang tip ko sa inyo sa mga nanonood. Lahat po ng live namin, pag live po yan, automatic nasa YouTube. Unless nasa edit kayo, iba po ang recording ng edit. Pero once na naka-live po kami, YouTube channel ko po ang abangan nyo. Wow. Marami nagtatanong, recorded po ba? Yes, recorded. I-upload sa YouTube. Bigyan nyo lang kami ng 1 to 2 days, ma-upload yan. So, isubscribe nyo siya para alam nyo kung may na-update. Nandun lahat ng previous video. Okay, sa mga newbie, siguro newbie to. Yeah. Hello, newbie. How to attach receipts directly sa QBO. So, yun pinakita ko kanina from your computer, kung na-save siya from your computer, or kung si client meron siyang drive na doon niya dinadump lahat ng ano niya receipts, pwede mo siyang kunin from the drive. Or if si client, ano siya, gusto niyang, on the go siya, na, palaging nagta-travel, so pwede siyang mag-download ng app ng QuickBooks, pwede niyang snip yung receipt from sa phone niya. Ano po ba yung document na pwedeng i-upload under receipt? So yung ano, yung binigay ni vendor na resibo dun sa na-spend out mo na ano, na expense. So check, pwede din siyang ano kasi is in PDF siya. Document type ba? I'm not sure kung tatanggap siya ng Excel. Basta ano siya, parang PDF file lang yung or JPEG yung pwede niyang tanggapin. Saan yung ibang question? Sige guys, Okay ano pa? lang. Sige, habang nandito po kami, i-plug niyo po yung questions lalo sa newbie. We understand iba sa inyo nako-confuse pa kung saan magsisimula. Let's be patient sa mga newbie kasi talaga namang nakakakapa talaga to pag newbie ka. Understand yan. So, next, sino po? Okay na po ba? May na-miss out po ba kami? Yung Ito iba pong kasi deeper coach is more on taxation na kasi to siya. Oo, So, guys, pwede iba na po. Mm-mm. Po. Medyo high, ano po to, level, ano na po to, level 4 to 5 po itong deeper tax and income. Mm-mm. Yan. Pero basically, nasa balance sheet account yung mga deeper. Yeah. Medyo ibang level 2 na yan. Ito po, may question. Anong pinagkaiba ng pag-record as expense versus record as check? Yung check kasi is ano siya, parang type of how you want the payment to be disbursed. Tapos, required Nakuha na po ba yun. tapusin yung self-paced training ni QBE para ma-certified? Yes po. Sa mga tatanong, opo, kagaya po ng ibang training, sa QBO dapat tapos po para ma-issue kayo ng certificate.
Self-paced po yung training doon. Wala po. Meron po sa Elite Code, meron na po kami pinrovide na answer sheet care of Miss Del. So, galing po kay Miss Del yung coding ko na yon. Kay Coach J naman sa Zero, so shout out sa mga tumulong. So, sa Elite po, meron pong coding ko ang QBO exam ginawa po ni Miss Del. So, hindi na kayo mahirapan. All you have to do is alat lang ng time para matapos. Okay, ano to? May way ba? Entry from QB. Sis, tulungan nyo ka. Paano ba? QB time, magpunta automatic sa COS. Sa Cost of PAL services ng ba yan? Ah, COS. Cost of services? Oh, sis Queenie, cost of services po ba to? Cost of sales o ano to? Cost of sales? Sa PNL ng Queenie? QBO? Oh, clear po yung question. Yes daw po. Yung time? Sorry, ano ba yung time sa pag-entry? UB time, mapunta. Pwede pong pa-unmute po para mas clear po, Miss Queenie. While dito si Sis. Yes po, Miss. Yung time sa pag-entry, nasa ano siya, nasa log. O, titingnan niyo yung sa audit log. Sige. So, na-answer lang. Ano po so, si yung next? next, paano nyo pa na-master si QB? Ano lang, self-study lang talaga. Hindi ako nag-undergo ng actual training. Kasi si QuickBooks, madami siyang videos din sa YouTube na pwede nating panoorin. Tapos, doon din mismo sa training na ano nila, na page, madami din doon. So, pwede mo siyang aralin talaga from sa page nila. Yes, meron po doon. Self, ano na po yun, pag nasa QBO accountant na kayo, pwede nyo siyang explore. Pero again, pag non-accountant ka, sabi ko nga, sasabog ang brain cells nyo. So kapag naiintindihan namin, kasi kami ang accountant, di ba normally kapag nasa first trabaho tayo, may hinawakan tayong software na hindi natin alam. Alam nyo ang tips ko sa inyo, di ba kalikutin nyo lang yung, hindi naman siya sasabog guys eh, huwag kayong matakot. Hindi siya sasabog. Click-click nyo lang yung mga icon kung ano yung magpo-produce ng report from that ano from that software. Aralin nyo. Pero ang una nyo dapat tingnan kapag may nakawakan pa yung software, yung reporting, balance sheet, income statement, tapos aralin nyo paano ine-encode, paano siya ginagawa. Pero again, dapat deeper understanding ng basic accounting. Yes. Yun talaga. Hindi siya matitrain, walang nagtitrain. Kahit train ka namin ng QBO na ito step by. Ito, training na itong ginawa ni Mel eh, pero meron kayong ito, sample na lang, pakita ko rin yung screen ko si Sa. Sige. Si Spas share screen ako ah. Ito, sample lang ko lang din kayo nung nasa akin. So kapag naka-share screen ka ba? Naka-share screen po siya. Para masagot natin yung mga worries in life ni naka-share screen po yung ano. Ako po ba yun? Ito. So, pag nahawakan nyo kasi, meron pong binibigay na test drive si QBO, pwede nyo po siyang kalikutin. Ayan, mga ganyan, reports. Sa reports kayo unang pumunta. Tapos, ayan, may mga balance sheet. Doon nyo siya simulan. Ang tip ko ganun, simulan, profit and loss. Yan, mga likod kayo dyan. Yan, detailed. Tapos, balance sheet. Tapos dito, simulan nyo ulit isa-isa. Ano ba to? Yan. Invoice, expenses. So, play around ito pa yung sa dati kong account. Sinample ko lang dito para lang may idea kayo. Para, ayan, tas run report. Ganyan, lalabas na siya. Tapos, kung may laman yan, isa-isahin niyo yung account. Kung saan pumasok, expenses ba siya? Na sales ba siya? So, libre namang kalikutin yan lahat. So, yun. Yan yung tips ko sa inyo. And then, ito yung tinuturo namin. Pag gusto nyo malaman kung kailangan kayo nag-audit, ito tip ko kasi ito audit log, malalaman ng client nyo kung nagla-log in kayo. Kung may tinatrabaho kayo, tip ko sa inyo kasi binder than that. Makikita ilang oras na consume nyo. So dito kayo sa audit log in, ayan o, sign in ngayong oras. So hindi kayo makakapag-ano dyan, may audit log, ayan. Andito naman lahat, dito. Ayan, isa-isahin nyo yan, ayan. Ayan, yun yung mga data. So clear po ba yun?
clear kung sa mga bago. Test drive po. Merong test drive. Libre po yun. Sige po. Ano po hindi natin yung sagot? May period control din po ba ang QB? Ah, may period control siya. So, pwede mo din i-lock yung period. Pagtapos ka nang i-lock mo yung accounting period pagtapos ka na sa period na yon. Nasa settings lang siya. Kung nakalink ang bank sa QBO, no need mag-upload ng receipts. So, kailangan pa din mag-upload ng receipts kasi reference mo yon doon sa transaction for that particular transaction sa bank. So, hindi rin magmamatch kasi yung kung wala kang bill na i-create, hindi siya automatic magmamatch doon sa bank transaction mo kasi wala siyang transaction na pwede siyang i-match niya. So, kailangan pa din yung receipts na i-upload. Pero, kasi may ibang clients na hindi talaga nagki-keep ng receipts. So, mayroon akong na encounter na ganun. So, minsan kino-confirm ko sa kanya yung transaction. Sino ba yung yung exact pay nito? May tax ba to? Wala ba? 'Yon. Sagot na po. May naiwan pa po kami. So, sa ibang may nakakaalam, pwede pong mag-share, ah. Pwede pong sumagot. Baka po may namamali ako ng sinasabi. Okay. Next. Ano po? Sino, ano pa po nakalimutan? Ito, would you recommend to start applying for a job with QB experience kahit walang formal experience, formal training, or actual experience as user? Yeah, pwede naman kasi ako nag-start din ako na wala naman akong formal training din ng QuickBooks. Inaaral ko lang siya din sa sa portal nila. Actually, madami po ganyan sa group. Nakakuha ng client pero nanghahawakan ng libro, hindi na alam. Tama po ba? Na-close niya lang, na naidaan niya sa ganda. Tsaka naitapit TLK. Niya yung interview. Nadaan sa TLK, TLK coach. Na TLK lang niya, pero nung onboard niya, kaya nga kailangan niyo ng community kasi pwede kayo makipag-collab. Sabihin niyo doon, makapakatotoo kayo na patulong naman first client ko to ano po ang gagawin ko. Tapos pwede kayong bayaran siya, patulong kayong collaboration, bayaran mo yung oras na kinulong siya sa pagtuturo until masanay ka. Kasi pag sinolong mo yan, ay sabi ko sa iyo, mahirap. Magpakatotoo lang kayo, na-close nyo, yes, pero tapos pag kailangan yung tulong, sabihin nyo lang, pakulab naman po. Ganun lang. Loud and clear lang kayo, pakulab. Okay? Sige, so share ko yung test drive. Ito, ito na, para hindi na kayo mahirapan. Yung mga nandito. Ito papasave sa mga, nyo, sa mga, sa browser. Maglagay na kayo ng favorite sa browser nyo, Beth. Yan, lagay nyo lagi AP. Save nyo sa browser. Para pag sinesend kami link, nakasave nyo. Ayan. Huwag nyo hahanapin sa akin mamaya, ah. Pag, Yan, save nyo na. Kahit sa copy paste. Nakikita nyo, Beth? Test drive yan. Yan, yung sinasabi nyo pwedeng kalikutin yan. Yan hindi ko sasabi. Po makita. Hindi po? Saan po? Ayan po. Ganyan po yan lalabas. I'm not a robot. Yan, test drive po yan. Yan po yung free. Yan, oh. Tapos, nakuha nyo, Beth? Nakuha nyo? Para mamaya wala magtatanong. Nasaan po yung link? Hindi ko po nakuha, Miss Yan. Robot. Try nyo nga, Beth, kung na-open nyo. Hindi, magsasign ako pa diba? Yes, coach. Ako na-open ko. Ayan. Okay ba? So, magpi-feedback form tayo. Ang magsasend ng feedback form is matatanggap yung slide ni Mel. May question pa? Coach, pwede magtanong. Opo, wag lang mat, ha? Okay. Tanong ko lang kasi na-encounter ko yung credit note. Ang nangyari is meron kami na-discovered. Ang sistema kasi ng invoicing namin galing sa CRM, binabato sa QuickBooks. Ngayon, nung gagawin kong i-upload ko sa QuickBooks, yung particular na invoice, nag-reflect na siya as credit note to sa QBO. Ngayon, tinong tinatrack ko siya, latest pa lang siyang latest project pa lang siya. So ang duda namin, ginalaw ng accountant, ginamit niya yung particular na pwede bang mangyari yun na yung receivable dapat invoice siya pero ginamit niya code under credit note. Nangyayari ba talaga yun?
ginagamit siya. Bali, Sabihin eh, naumpisahan niya, pinasok niya as credit note. Parang ang nangyari, nag-a-adjust siya. Una. Oh, hindi, anong ginagawa niya, may kinukuha siyang mga reference number na hindi namin alam na hindi pa siya for invoicing, yung iba bayad na, yung iba undercoat pa. So nagtaka kami, sabi namin, bakit ganun ang nangyayari? Kasi nangyari, sequence ng mga ng mga 13 at 13 or 10 na mga invoice na undercoat, hindi nga natuloy yung ibang project pero ginamit niya as credit note. So doon kami nagtataka. Parang nag-adjust-adjust siya doon ng mga ginamit niya mga ano reference. Baka yung pag-apply niya siguro, coach, ng ano, yung credit note doon sa particular invoice. Kumbaga na-understate yung ano ba, yung for billing kay customer dahil na-apply yung Hindi credit note. pa siya kasi ma hindi siya ma hindi na i-bill na siyang customer pero hindi siya maipasok sa QuickBooks Credit kasi note. nga na ano na siya eh, kumbaga lumalabas doon pag binabato ko sa CRM ang reply ng CRM the invoice already been under the credit note. So ang tanong ko is pagka ganun, ibig sabihin parang nagamit na siya sa loob ng QBO under as supposed to be dapat invoice pero in-under siya ni QBO as a credit note. So, parang hindi kami makapasok. So, hindi Hindi kami ba pwede makapasok. mag-adjusting entries? Anong effect nun sa... Hindi. So ang solution namin is lalagay ng point 1 yung sa CRM para maiba to or ang ano ko is either i-delete niya 'yung pero dapat siya ang mag-delete no kasi hindi naman namin pwedeng ano pakialaman niyo kasi inunahan niya kami dapat hindi pa nga i-invoice yung particular na invoice in under credit note niya na kagad. Mag-remove and undo siya. Siya na lang kasi yun ang ano ko kasi pinag-explain ako ng client ko sabi niya ikaw mag-explain sa accountant kasi mas ano ikaw nakadiscover. So sabi ko ganun ang ano niya dahil sabi ko later on pag kayong mga quote natin naging invoicing na at nandyan pa yan hindi na natin siya mababato kasi uulitin natin gagawin natin maglalagay na naman tayo ng panibagong point 1 or point 2 para pumasok sa ano sa QBO. So kasi ngayon first time ko lang ma-encounter yung ganong problem. Ayan, medyo madugo yung problema ni Sir Robby. Hindi nga nasagot dun sa kabilang ko, pero at least dito na-raise. So, yun, yung suggestion ni Mel. Okay, Coach guys, malinaw ba? Opo. Coach yes Nan, po. I have experience with that po. Let me, ano po? Yes po, sure. Opo, share my experience. Kasi normally po, the credit memo is a reversal of the AR or invoice that is usually issued po to a vendor or supplier. So basically, when you do credit memo, it's either you are reversing your entry of the AR that you cannot delete anymore, you are decreasing an overstatement of the AR, or you technically want to make an adjustment from the previous transaction. So yun lang naman po ang normal na mga cases kung bakit nagka-credit memo. But normally, you cannot issue a credit memo pag wala pong invoice na na-issue kasi ang hanapin mo sa system, asan ang invoice na i-credit memo mo? So, parang yun Thank lang you so naman much. Yung essence. Pero, kung bakit mag-credit memo si accountant. Pero mali yung ginawa niya dahil kasi hindi pa namin na-raise as invoice, kin-credit memo niya na. Exactly. Kasi you cannot issue a credit memo when there is no invoice issued in the first place. Unless there are prior transactions which we are wala not wala aware of. Wala kasi ako ang nag-track eh tinrack ko lahat tinignan ko yung status do sa CRM sa QuickBooks tsaka do sa spreadsheets so ginawa ko siya sabi ko ito for invoicing pa lang ongoing projects undercoat pa lang so sabi ko mama ano siya sabi ko ma tawag dito hindi mo pwedeng i-invoice yan. Maliban na lang na iba to namin from CRM to QuickBooks kasi wala Opo, hindi naman siya nag-invoice eh. Ang invoicing saka, namin galing CRM eh. Opo, saka medyo may lapse ata din yung system sir kasi a credit memo should be issued only on an invoice raised. So dapat yun po yung system ninyo. Hindi kasi medyo may ang lapse doon. Hindi walang lapses doon ma'am kasi magsisimula kami pagka completion ng project ako magi-invoice ibabato ko ipe-prepare ko yung invoice magse-send muna ng bill sa client saka ako i-upload. So ang nangyari kasi
na nauna siyang mag-transact, nauna siyang in Reddit memo niya yung mga sequence ng ano ng mga reference number namin nang hindi namin alam. Doon kami nagtataka. You mean to say from the previous invoices kasi you are reversing an invoice Wala mo kasi kaming doon hindi credit kami mo. pwedeng mag ano noon, hindi kami pwedeng mag-reverse kasi sisinganuhin nga namin eh. Pangkumbaga, parang ang ginawa niya siguro, kumuha lang siya ng kumuha, nag-reverse siya. Nag-reverse siya sa mga ibang ano, sa ibang mga transaction, doon niya pinasok. Doon ako nagtataka ako, sabi ko, bakit niya hindi niya alam yung kung ano yung nature ng mga reference na yun? Dapat magtatanong siya kung anong reference na, kung ito ba naka-invoice na Baka o hindi. nag-invento lang yun. Oh, kasi sabi ko tinitingnan ko ang Ako. series niya sunod-sunod eh. Tapos yung Kaya mga yung pangalan ang kadadudad doon, yung pangalan sa invoice sa QuickBooks, magkaiba doon sa CRM, magkaiba doon sa spreadsheet. Sabi ko, Opo. magra-rumble-rumble yan. Kaya yung internal control affected po pag ganyan yung Oo, system. kasi tinitignan ko, kino-compare ko, sabi ni client, tignan mo nga yung ano niyan. Tignan mo kung ano. Nung tinignan ko, nung ginawa ko ng spreadsheet, pinadala ko sa client ko. Tapos, pinag-explain niya ako. Kasi nga, sabi ko, tinatamaan na yung report niya kasi connected na yan sa financial pagkaganyan, di ba? Yes po, Oo, yun. basically. So, yun ang ano ko sa kanya dahil baka mamaya at tinatanong kasi ni client kung ginawa ko raw. Sabi ko, hindi ko ginawa yan. Hindi ko nga alam gawin yan. Okay na po. Na-stress ako kay Miss Omega English. I have to speak in English, So, yeah. Gusto ko yung mga ganun para ako nasa office, What I'm trying to say is, it's a matter of fact, ganyan. Ang cute, di ba? Thanks That's the na office po. end of Just want time. to Hindi, share lang okay po kasi yan. that's ano eh, part of Okay this yan. is. Thank you for Okay. sharing. Mukhang hasang-hasakan sa English. Hindi ko ERP po kasi kinaya. ginagamit namin, coach. And sa ERP, hindi ka talaga pwedeng mag-issue ng credit memo pag walang invoice kasi hahanapin mo mismo yung invoice. So, Assistant talaga. ERP kasi. protected agad yung internal control. Control. Yan. Any question pa while nagpipil up kayo ng form? So, yung ibang tapos na, may sasana akong link dun sa gusto mag-attend ng free online webinar dito sa ipapakita ko. On-site pa online. Online lang siya. Baka yung hindi pa nakakakita nito, yung mga bagong pasok. It's January 25. Ito yung mga topic. Bibigay ito yung link. Kasi yung last time din na nakuha yung link. Saan ba agenda? Saan yung topic? Dito pa lang muna. Yan, online event. Ayan. So, isi-send ko yung link. Register na. Ano ba makikita? Ay, doon lalabas ata yung mga yung topic. Pero, bibigay ko na itong link. Meron diyang sa online lang kayo pumunta. Yan, online event. Ha, yung mga tapos na, pwede ko ilalabag ko yung link. O, isave nyo ulit. Save nyo somewhere para hindi na kayo mawala. Tip ko yan. Gawa kayo lagi ng docs sa browser nyo para hindi nyo ma-miss out. What else? And then, webinar about... Ako nagsasagot pa kasi iba. Webinar about the TikTok Deklabu. TikTok. May free webinar about... Yun. Kasi may nagtanong sa akin nun sa local kung paano daw yung bagong lumabas na RE about free yan, free webinar yung sinin ko. Pag mahina signal guys ha, kasi mamaya hahanapan nyo kami ng link, pwedeng isave nyo somewhere or saan ba namin isisave para makita nyo. Kasi, ayun, ang may problema minsan na kapag nawala yung signal, hinahanapan kami ng link. So, save nyo lang. Diba? Ito pala. Okay, ito na yung sa TikTok. So, kasi mga Shopee, kung may nagtatanong sa inyo, additional knowledge nyo rin sa local. Okay, ready na kayo? Save. Dalawa na yung link ha. Guys, no feedback po kasi ibibigay namin kay Mel kung may natutunan kayo. Plus, doon namin kukunin yung email kasi hindi naman namin pwede isend sa lahat. So, email is the key. 34 pa lang yung response. Bibigay ko to kay Mel eh. So,
Para malaman ni Malcolm, may nakulangan kayo or kami kung may other session pa tayo. Okay. Any, may nag-question pa ba, sis? Ano pa? Tatlo na yung binigay ko link. What else? Baka masumabong na kayo eh. So, save nyo rin itong link nung sa CFO YouTube, diba? Para yan. Yung CFO, actually, sa Jumpstart, kaya ako napadaan na rin tayo sa Jumpstart, ituturo yan by module. May mga tips lang doon kung paano. Pero again, ang pinaka, hindi kasi talaga siya, ano eh, hindi siya, ano tawag doon? Binibigay. Ang tawag doon? In-earn, parang ganun ba? Pag ready ka na, responsible, taas kasi responsibility yun. Diba? Tama, sis? Ito po may tanong si Miss Emily. Coach, paano, coach, ano po pala reversing entry pag write off ang AR na audited na ng na audited na ang FS? Pwede ba 'yun? Eh audited na 'di ba, coach? Prior period adjustment no. Diretso na po 'yan sa retained earnings. Tama po ba? Retained earnings po. Reversing entry pag write-off ng AR na audited na ang FS. Retained earnings na. Kasi wala siya pagpapasukan sa sarado ng dugo. Bad debt ba? RE. Yun, minute lang dito. RE. Yan, journal entry na tayo. Yeah, wala na. Pahingi po ng feedback form. O, tatapon na sa balance sheet account. Allowance. Alam niyo na yan, kaya nga nagawa ang salitang adjustment eh. Ano pa po, may na-miss out tayo? Ano pong exclusively for freelancing? May tanong niyo sa akin. Ay, opo. Kung ang email mo, for example, ang email ko is labonete@gmail.com. Gagawa akong pang freelancing ko, labonete01@gmail.com. Pang freelancing ko yon. Kasi pag binigay ko yung personal email ko, madami pong transaction kasi dun, di ba? Ang daming subscription. Nahahalo po. Malilito kayo lalo pag may mga interviews kayo, tapos may mga exam, may mga lahat. Maghahalo-halo siya. Take it from me kasi ako gulong-gulo na sa buhay ko. Kung saan nga pupunta na. So, halo-halo na siya kasi hindi ko na nabago yung accountant ko. So, yun na yung personal email ko. Kasi hindi ko rin alam. Ngayong ano na, kayo pag newbie, dapat create kayo ng separate email for your freelancing business. Binder than that. Okay, what else? Ano pa? Nabigay ko na ba lahat ng link? Mamaya walang iiyak sa akin, Miss Yan. Nalaga ko, hanging link. Natutulog na po si Miss Yan, Char. Pagod na po si Miss Yan. Nasa pa? Okay, what else? Ano pa ba? Oh, ayan, si share ko na lang sa ano ah. Sino na dito nag-enroll sa Jumpstart? Nagsasama sa Saturday. It's ay kanina 20 na lang yung slot for the first 100. So ano po 'yan? It's a free from January to May session kasama si Larry every month for the mentoring session. And may program insight every week, every Saturday, 8 a.m. para doon sa mga hinahanap nyo how to become an agency owner, how to become a leader, how to learn public speaking, how to do marketing, etc., etc. Naka-module na po yun, just to give you an idea, kasi kami po yung bumuunong module. So, $18, eh, pakita ko po ah. Ganito po yan. It's a community na ang, pag newbie ka po, baka ma-overwhelm ka dito kasi ito papuntang agency owner or magbi-business ka, hindi necessarily agency owner, business. Kasi nandyan si Larry sa business tsaka si Joe. Tapos, ang ado dito is free from January. Kapag nag-sign up ka ngayon, lahat ng email from January 27 onwards, matatanggap mo hanggang May 18.
So kapag nakapag-decide ka at nakita, nagustuhan mo yung nakita mo from January 27 to May 8, at $18 yan, forever na yan. $18, meaning nasa 900 yan. So kapag nagustuhan mo yung makikita mo at matututunan mo sa loob ng January, pag nakapag-decide ka, okay, sabi ko, ay okay ako, gusto ko yon. Pero matcha-charge ka pa sa July. So July pa yung first deduction nito. Pero ang ano po dito is yung first, nakakanina 18 na yung nag-sign up. So meaning hindi ko alam kung ilan na lang ngayon yung slot. So kapag lumabas sa 101, ang rate na nun is 47. Kaya nung last time, inuna ko yung elite mag-sign up. So kayo ngayon nandito, kung gusto nyo at interested kayo dito, ayan. Ayan na, inano na nila, binago na nila to. Kasi ito, may pinabago dito. Pero yan. So, yan. Tapos yung resource library, ibibigay, for example, si Larry, may mga material siya for leadership template, blah, blah, blah. Yan, dito namin may saving yan. So, live po yan every month, every Saturday, 8 a.m. Yan. Taxes and much more. Magkasama na rin yan. Yan po yon. So, ang ano po dito is mga accountant, CPA, bookkeeper. So, clear po ba dito para doon sa nalilito? So, wala pa pong charge yan until pwede ko yung mag-unsubscribe kung hindi nyo po nagustuhan yung makikita nyo sa loob ng 5 buwan. Pero kailangan yung mag-register just to receive the update kasi doon si send yung link, yung module, yung mga, yan, mga Zoom link. Okay ba to? Clear po ba? Inaandahan ko kasi ang dami nagtanong din. Okay, so yun yung link. Ano pa? O, tapos, sa Saturday na yung AU, sa mga gusto pang humabol, last call na namin this week, AU naman yon para sa gustong ma-master naman ng AU. It's end-to-end bookkeeping using Xero software. So, ayan naman siya. Si Coach A at si Coach J. So, sa mga excited na dyan, ayan. So, ang ano naman dito is end-to-end yan. Meron kayong practices ng whole year na makakapag-create kayo ng VAS at income tax return na pwede nyong gamitin yung portfolio kapag gusto ng AU. So, bukod sa ituturo siya, may practice set na whole year round, buong taon. Na audited F, parang audited FS na yung ginawa ni na coach. Andiyan ba si Coach A? Tsaka si Coach A. Clear po ba ito? Okay. Ano pa bang nakalimutan kong sabihin? Kasi para isang pasada na lang. Admin, may nakalimutan ako. Ay, meron ako nakalimutan. Wait lang. Siyempre yung freebies, di ba? Habang nandyan kayo. Pero siyempre, nakalimutan ako. Okay. Sana. Yan. Siyempre, I would like to thank you to Sis Mel Antoinette Romero in appreciation of her outstanding contribution as a guest speaker for the webinar on QBO Basic Navigation. We extend our heartfelt gratitude for sharing your knowledge and insights on the topic. Thank you for your dedication and valuable contribution to the success of the webinar held this 21 of January 2024 via Zoom. In behalf of Accounting Peoples and Elite, we would like to say thank you so much, Sis Mel, for extending your generosity and giving back to the community. Yan ang gustong-gusto kong marinig, giving back to the community kasi more than yung ano. Yung investment niya na magkano in-enroll mo sa amin sa Elite? 5? Nag-5 pa nun. 5. Naka-discount ako nun, coach. 5. Tapos, early bird. Tapos 6 digits na siya ngayon. Kamusta naman? Plus yung mga value niya nakuha before pa siya mag-join ng Elite. So, yun lang naman. So, thank you, sis. Bibigyan kita ng kapin. Thank you so much. Thank you din sa lahat. Sana may natutunan kayo. Yes. Tapos, ibibigay ko yung freebies ulit. Bukod dun sa ibibigay na slide, isave nyo ulit yung link. Ito pinaka-favorite nila si Ayuda. Okay, Ayuda time. Yan, gulong-gulong na yung buhay nila. Miss yan, ano na.
Yung slide po, sa feedback form kami magbe-base. So far, ilan na po yung 78 feedback form out of 100 plus tayo kanina. So sa tapos na po, okay na, unless antay nyo itong aking paayuda. So again, yung jumpstart, sana makaano kayo next week na yon, Saturday. Although, open to all yon, yung pinaka-opening, ibibigay namin ng free yon. Ang catch lang kasi nga doon is yung subscription nyo, forever 80 na. Pero makakapasok kayo sa Zoom sa next week, sa Saturday. Pero tingnan nyo doon kung ano yung gagawin ni Larry sa community na yon. Alam niyo ba, bayad kay Larry? 10,000 ang bayad sa coaching noon. So, dollar sa atin, ano na lang. Ganun ka valuable. Kasi natuwa siya dun sa Pilipinas nung hindi siya. At darating siya, baka by May or June, dito siya. Hindi ko alam kung Davao, Cebu. Hindi ko pa alam. Depende. So, abangan niyo siya. Ito na pa, Philippines time. Ready na? Save sa mga... Kaya dapat ready kayo pag-a-attend ng free webinar. Ayan. Okay. So, sige. Sa mga tapos na, happy ba kayo? Patype naman ng happy kung naging makabuluhan ang inyong Sunday. Okay. Binigay ko na yung schedule for next week. January 25 and 26, 7 p.m. may free webinar po. Okay? Yan. So, ano ba nakamunan pa? Okay. So, nag-response na okay na po. Nag-picture taking na tayo, Beth. Yung favorite part niyo, yung mga lahat. Happy. Oh, nabawasan tayo ka 200. Iba, umuwi na. Sige, picture, then we can leave na po. Yan. Yeah. Aliw na aliw ako kay Atty. Nandito siya. 1, 2, 3. Bigatin yung mga taga-ilit namin. Yung attorney kami sa ilit. 1, 2, 3. May bin kami. Ano pa? One, two, three. Ay. At din patulong. Ano nangyari sa skillshot? Ayan. Nasa 3 pa lang ako, be. Pero iba hindi naka-open eh. Thank you so much, guys. And sana marami kayo natutunan. Yung binigay kong drive sa sa trial. Ay, meron pa ako isa na lang. Yung nagtanong sa akin sa Canada, ha? Ito yung link kung gusto nyo lang naman. Gusto nyo mag-Canada o may kakilala kayo. Hindi ko alam kung nandito siya sa Zoom kanina eh. Kasi Tagalog, baka umulis na siya. Okay. Sa mga gusto mag-aral mga student, although syempre, just to manage your expectation, syempre, mahal yun ha. Sino pong may kamag-anak sa Canada o gusto mag-aral? Yan. So, pag gusto nyo po, i-email ko po yung requirements. Ayan po yung form. Maraming ang nag-response na sila. Nasa 40 na sila nag-response. Interested. Pumunta, mag-aral, o may kakilala. Yan. So, may kakilala na rin tayo sa Canada Immigration. So, pero yun, i-assist nila yun. So, yun yung makukuha nating connection sa kanila. And hopefully soon na explore ang opportunities na mag-file sila din ng iba pang business. Okay? Yan Labonete. Sana may Sana may pa-burger. Ano yun? Since ano yun? Australian? Bukas kay meeting ko bukas si Miss Maya Davis. Australia naman yun. Naririnig kita. Ayan. Bukas si Miss Maya ang ka-meeting ko sa Alabang. Di ba naka-announce na yung gala ko? Bukas. Di ba naman? Para lahat ng country, meron na tayong connected. Yan. Canada, meron na.
para hindi na kayo mahirapan. As in, taga-immigration sila. So, hindi kayo matatakot na baka maano kayo. Legit siya. Okay? Pupuntahin daw ng Australia. Anong kuha kang gano? Ano ba yun? Gano'n na gano'n. E-tap, stop ko ng live screen. Ano pa guys? Anong kailangan nyo sa akin? Kakain pa kayo? Kain tayo. Ayaw pa nila umalis. Hello ma'am, pwede magtanong? Basta wag mahal. Ang kasi nagkakategorize ako ng mga transactions ngayon sa QBO. As intern pa lang naman, may mga personal transactions siya na pinakisuyuan lang ba na ano, magbayad ng tuition fee tapos dumaan sa bank account ng business. Ano ba yun? Ira-record ba yun as transaction, though personal? Tapos may pasobra na naiwan dun sa account. Sumobra pwede kasi, na... tama ba ako guys? Pwede ba siyang i-advances to from? Nag-pass through lang siya eh, no? Pinadaan lang para lang ma-record. Tapos may naiwan ma'am na small amount. Parang yun, naging fee nung ano, pagdaan ng account. Nung pera pala dun sa account. May naiwan na sinatira o naubos dahil may charges. Ano ma, may iniwan daw doon sa ano eh, inang ano sa akin na 35 pesos. Apa GCash na lang be. 0906. Yan, sayang yung 35 pesos. Ah, Miss Bell, ano ba? Ano sagot niyo diyan? Bigla akong pumasok siya sa account ng lahat ng business. Ano, lahat ng personal coach na hindi siya related sa business kasi iba naman yung ano no, personal expense ni owner tsaka yung sa business. Recorded talaga siya sa advances. Iko-collect mo siya. Ipunin sa advances na sa ano. Pero meron din kasi nagpapasok ng owner's pay or withdrawals. Tama po ba? Sa QuickBooks madalas, owner's pay and doon mo muna siya i-plot. Ilagay mo lang siya doon. Para pag nag-review kayo ng financial statement o may naka-float dito ng advances, ano to? Yun. Okay. Para lang hindi siya masama sa income statement. Yes. Okay. Thank you po. Yun, naitawid ko para akong nag-interview portion. Magandang training yan. Totoo yan. Pag personal expense, nasa owner's pay and withdrawals siya ilagay. Tapos reviewin nyo na lang ulit every month. Ano pa talaga yung digit na personal doon? So kapag nireview nyo at hindi talaga, kulitin mo siya, kailangan mawala siya doon. Either ibalik niya, maglabas siya ng pera pa, balik mong sukli, whatever. Pero itanggalin niya pa din. I hope nakatulong. Okay, ma'am. Thank you po. Nakatulong. Yan yung normal na problem na paghahada yung personal sa business expense sa US madalas. Diba? Ang hirap. Pero itapon nyo lang siya sa owner's pay or withdrawal. Huwag na kayo mag-overthink yan. Okay, what else po? Yung tapos na po, you may leave. Tapos yung iba cleaners. Yes, coach. Good evening. Pwede po ba pong magtanong? Yes po. Yes, meron po kasi one invoice na will be charged to two companies. I think sister company po yung isa. So, paano po yung paggawa ng bill? Yung isa po ba is parang partial lang po kasi yung matcha-charge doon sa company. And then sa isa yung kalahati is to the other company po. Pero yung gagawing mong bill, yun lang po bang for the company? Yeah. Split. Split yeah, inter-company. Ikaw, Susan, magsasuggest nyo. Anyone magsasuggest? Ay, sorry, Joanne. Ano to siya? Local ba to siya? Or... Kasi medyo specific AR in terms of local. Ano to siya? Sa local ba? Philippines? Ano? Australian. Ah, okay. Pwede mo siyang gawin na split transaction pag record. So, yung portion na para kay affiliates, record mo siya as advances kay affiliates. Balik ko collect niyo siya from the affiliates. Ah, okay. Ang naisip ko rin is... Oo, tapos yung other, bali isang ano lang siya, isang recording, isang invoice, pero isi-split mo lang siya. Isang bill, so isi-split mo lang siya. Two lines, ah. Two split lines. Transaction. Thought isa lang line. So talagang full amount pa rin yung ilalabas ko.
Pero naka-split Kahit pag na ang record. magbabayaran. Okay. Kahit na ang babayaran lang is one muna and then sa kabila yung kalahati. Talagang full amount pa rin of the bill ang magre-reflect. Hindi, pag i-split mo siya, kasi di ba pa Or mag-split ka ng transaction, pwede mo siyang may portion ka doon na expense, may portion ka doon na sa balance sheet account. Tapos lagyan mo siya ng customer kung kanino mo siya i-bill, yung portion na kailangang i-bill. ah, kasi from the supplier ito. As supplier. Ayan. Oo. Pero i-ano mo And siya then, kay affiliates, i-bill mo siya kay affiliates yung binayad mo kay supplier. Hati kasi kami. Bali, two companies. Our company and the other company, I think it's a sister company. Parang two companies yung magbabayad na. So, yeah. Oo. So, bali, yung isa is yung other, yung Lahati. portion Yeah. doon, yung kalahati, is i-charge mo siya kay affiliates. Pero para Yeah. ma-record siya sa book ni affiliates, dapat mag-bill tayo kay affiliates para ma-record sa books niya, magka-cash Nice out mo siya siya. sa end niya. Mm-hmm. Kasi kailangan mabalik siya sa atin yung ano, yung portion na hindi siya for the company, yung para kay affiliates. Okay. So talagang dalawang lines, 50-50, this full 50-50. amount. And then another question, kapag may ask si client to reflect how much yung binayaran niya sa isang supplier, or sa isang, yeah, supplier, sa reports ko ba siya i-access? Under reports, and then supplier, filter supplier. Yes. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, Ms. Joanne. At least natututo kami. Thank Sino you. Pa may tanong? Masaya, yes. Di ba? Para tayo nag-ano, sharing ng actual entries. May natututunan ba? Tapos nakakalito sa ano to? Debit credit na siya. Nakakalito na yun. Mga intercompany kasi may mga gaya intercompany. AR ni ganito, AP ni ganito, tapos intercompany. What else? Question? Habang nandito kami. So, ang nagpipill up na guys is, pag tapos na guys, you may leave na. Yung cleaners lang maiwan, kagaya ni Kitty, maiwan yan. Nilinis pa yan ang board. 87 pa lang. Si Lucy nag-raise ng hand. Ay, Miss Lucy, sorry. Nakalay pa tayo para makapanood yung iba. Baka natuto din sila. Miss Lucy, yes po. Ay, Lucy. Paano po? Sis, well, thank you so much siya. Alam ko may pasok pa. Paano pa re-reconcile yung mga dating months? Kompleto ba ng documents yun, sis? May bank statement ka? Ano pong kasi months? Gano po yung months? Last year? December 2023? Medyo broad po yun. Kaya lang mali yung reconciliation dating years. Nakapag-file na ng tax. Ayan daw, pwede daw i-redo. Sabi ni Nigel, ayan, naka-ano na yan. Accounting firm. Answer sheet po ng zero, guys, nasa free po yan sa edit. Lahat po ng mga cheat, nasa edit po yung copy. Kasi, ano yun eh, it's done by Coach Dave. Ilang pages yun? 200 plus pages. Yan. Eh, ano ko na yung live? Total, baka magmarites na tayo. Sige, marites time na tayo. Tapos, tanggalin ko na yung recording.